ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumadag sana ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus. Masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng palatandaan pero walang ibang palatandaang ibibigay dito kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga Ninive, ganyan din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna sa timog kasama ang mga lalaki ng lahing ito at hahatulan sila. Sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon. At dito'y may mas dakila pa kay Solomon. Sa paghuhukom, babangon ang mga lalaking taga Ninive kasama ng saling lahing ito at hatulan nila ito dahil nagbalik loob sila sa pangangaral ni Jonas. At dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga Ninive, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Patuloy na humihingi ng palatandaan kay Jesus ang mga taong nakinig sa kanyang pangangaral at naging saksi sa kanyang mga himala. Bagamat hindi makapaniwala si Jesus sa kanilang hinihingi at itinuturing niya itong katawa-tawa, pinagbigyan pa rin niya ang mga Hudyo. Ibinigay niya sa kanila ang palatandaan ni Jonas. Bantulot man si Jonas na maging propeta, tinawag siya ng Diyos na mangaral sa Ninive. 3 araw siya sa loob ng tiyan ng isang malaking isda bago siya nakarating sa lungsod kung saan nangaral siya ng pagsisisi sa kasalanan. Sa kapangyarihan ng Diyos, nakinig ang mga tao at nagbalik loob sa Panginoon. Ang palatandaan na ibinigay ni Jesus sa mga Hudyo ay ang sarili niyang muling pagkabuhay. Katulad ni Jonas, nangaral din siya ng pagsisisi ng mga kasalanan. Ililibing din si Jesus at lalamunin ng dilim, ngunit sa 3 araw ay babangon siya sa kalwalhatiang walang hanggan. Tinatawag ni Jesus ang mga Hudyo na magsisi, at kung hindi mangyari ito, mismong mga taga Ninive ang magkukundina sa kanila sa araw ng paghuhukom. Ipinapaalala rin ni Jesus sa mga Hudyo ang dakilang pananampalataya ng reyna ng timog na naglakbay ng malayo para pakinggan ang karunungan ni Haring Solomon. Walang himalang nasaksihan ang reynang ito, ngunit taimtim siyang nakinig sa salita ng Diyos. Pagsasagawa. Isang malaking palatandaan na kasama natin ang Diyos ay ang mga sandali na ang isang makasalanan ay tumalikod sa pagkakasala at magsimula ng bagong buhay.